Hello everyone, welcome ulit sa aking channel. So bago tayo mag-umbisa sa pinakang tutorial, shoutout muna kay Christian Barnedo from Liliw Laguna. So ang layo. Salamat sa support at all. Keep safe and God bless. So ang gagawin kong video ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumagana ang relay switch. So bago natin simulan, let me define you what is relay switch. Sabi dito, a relay switch is an electrically operated switch is consists of a set of inputs terminal for a single or multiple control signal and a set of operating contact terminals. So yung relay switch daw, ito yung ito, so ito siya. So, sabi dito electrically operated. So pag saka lang siya gumagana kapag nilagyan natin siya ng supply na positive and negative. So marami tayong klase ng ano, relay to multiple signal, ginagamitan siya ng mga iba't ibang inputs. So marami yung inputs ng ano. Kaya ang ituturo ko ngayon, itong SPDT relay switch. SPDT means single pole, double throw. So paano siya naging single pole, double throw? Kung mapapansin niyo sa diagram, so ayan, ito yung common, NC, NO. Meaning ng NC, normally closed and normally open. Tsaka yung COM na nakalagay, is yun yung common. So, pwede mo siyang gawing positive or negative, depende yan sa design mo. So, baka siya tinawag na normally closed. So, dito sa loob ng relay na yan, so, yan o. Meron niyang switch. Meron siyang mga terminals. Sa labas may mga terminal, tapos sa loob meron siyang switch dito. So ito yun, gumagalaw siya, depende sa operation. Kung ano, kung nilalagyan mo ng supply, mag-on siya. Tapos, pag tinanggal mo ang supply, babalik siya dito, depende sa set. So ito, kaya tinawag siyang normally closed, kasi pag walang supply, nakaganyan siya. So, ibig sabihin, simula dito sa positive, may supply tayo dito na battery. So ito yung battery. Positive, negative. Sorry. Positive pumunta sa common. Tapos yung negative pumunta sa dalawang terminal ng LED. Ito yung blue tsaka green na LED natin. So, ayan, pagka naka-normally close siya, ibig sabihin patay. Then dito, mapapansin nyo kung itong symbol na to, itong symbol na to is, ibig sabihin yan, coil. So, number of winding yan sa loob ng relay switch, nasa loob yan ng relay. So, makita nyo dito, ito yung sa supply, which is ito, dalawa. Tapos, common, ito. Tapos, NC, which is normally closed, normally open. So, ito yung supply. And dito yung magagaling ang supply. So, once nga, naka-off ang switch natin dito. Normally closed siya kasi wala siyang pumapasok na supply. So ibig sabihin, pagka naka-connect ang battery dito, alin dyan na gumagana? So syempre, si normally closed, ibig sabihin yung blue LED. Okay? Tapos, pag once na na-switch on naman natin si main switch ng relay natin, magkakaroon niyang supply. So yan, magkakaroon ng magnet, then magno-normally open siya. Okay, so ibig sabihin yung blue natin putol na, wala na siyang connection. So ibig sabihin ang gumagana naman ngayon ay si green LED. So ganoon lang siya, guys. Ganoon lang yung ano niya. Depende sa kung anong operation na gagamitin mo dito. Pag inon mo siya, magno-normally on siya. Tapos pagka pinatay, babalik siya normally close. So palit-palit lang yan, depende sa kung ano yung operation na ginawa mo dito. So ayan, kung naintindihan mo yung ano natin, short explanation ko kung paano gumagana ang relay na to. Ililipat naman natin to sa wiring diagram. So gagamit tayo ng mga piyesa na actual na relay. So napili ko tong relay na to, tong SPDT switch na to, kasi ito yung kadalasang magagamit natin sa mga tutorials na videos ko.
Then lalong-lalo sa ating mga ano diyan, mga estudyante pa lang, mga gustong matuto sa electronics. So ito yung pag nagagawa ng mga circuit, ito kasi yung mga kadalasang ginagamit. Kasi meron siyang dalawang purpose yung relay. So next, pa-wiringan natin siya. So dito, ito tayong mga LED. Ito yung wire natin. May switch din tayo, tapos battery. So ayan. So kahit anong supply yung gagamitin nyo dyan, basta kaya ng mga, kayang i-drive ng relay ninyo. So ayun pala guys, kapag gumagawa tayo ng relay, dapat tignan natin natin mabuti kung ano yung kaya niyang i-hold. So dapat yung ilalagay natin na load ay kaya niyang hawakan o kaya niyang i-switch. Kasi pag kayan sumobra sa amperahe, masisira ang relay natin. Malulusaw yun kung mag-overheat. So itong gagawin natin, ilalagay na natin yung LED. So ito yung LED natin, yung glow. Tingnan natin muna kung saan yung glow. So ito yung glow, isa. Tingnan yung positive. So positive natin, kukonnect natin ito. Positive ng LED. So next naman, itong green. So tingnan natin maigi kung nasaan yung positive tsaka yung negative. So paano malaman nung kung nasaan yung polarity nito? Tingnan mo lang maigi kasi baka mamaya baliktad. Magtataka ka, hindi isa gumagana. So ayan. So kuha tayo ng wire. Layo pala. So ito. So itong wire natin dito, ito, ito yung gagamit tayo. Tapos positive, nakonnect na siya. Ito yun, ito, connect rin siya dito. So kukonnect natin yung wire, which is yung negative. Ayan. Tapos sa kabila. Ayan siya. So ito dalawang negative, positive. Itong dalawa naman na ito. So dito naman sa next terminal niya, last terminal yung pinaka common, ito yun. Gagamit tayo ng positive na magagaling sa battery. Tapos gamitan natin yung switch, then battery. So kahit anong battery ang gagamitin mo dyan, okay lang yan. Basta't kaya niyang i-drive yung mga LED natin. Huwag lang sumobra kasi baka masira. Positive. Then itong negative nito, na magagaling nito, i-connect mo na sa negative ng battery. Ayan. Andito yung switch natin sa battery. Tapos next, switch natin yung control. So ayan, gumana siya agad. So ibig sabihin, wala siyang supply. Walang supply ang relay. Naka normally close lang siya. Saan ba yun? So ibig sabihin yung relay natin naka normally close. So guys, ito lang, iba yung supply dito. So yung ginagamit mo natin ngayon, itong supply na nandito. Ito yun. Ito yung ginagamit natin. So wala pa dito. Maglalagay pa lang tayo. So dito, pagka nag-on na siya agad, ibig sabihin naka normally close siya. So para mamamatay siya, gagamit tayo ng supply. Maglalagay naman tayo supply dito sa relay. So ito, patay naman tayo LED.
Tapos dito, so ito guys, pag wala siyang nakalagay na pyesa or diode na nakaparallel sa supply, wala siyang polarity, kahit magkabalik tayo yan, positive man o negative, okay lang kasi coil lang yan. So ilalagay natin dito si negative, positive. Tapos, ito yung negative natin. So yun. Sorry siya na guys, medyo maingay. So ito, kung maririnig nyo, lumalagitig siya. So yun yung ano supply ng relay. Ayan. So yun natin. Natin muna ilagay. So yun, normally close siya. I-on natin yung switch ng LED natin. So kukuloy yung blue. Ibig sabihin, naka-normally close, buhay yung blue natin. So dito naman, pag linagyan natin siya ng supply, magi-green siya. So ibig sabihin, pag nagkaroon to ng... So ayun, kung ito nagkaroon siya ng supply dito, lilipat si switch, maglalagay, mapunta siya sa normally open. So kung mapansin nyo, patay yung blue natin, hindi siya nagbukas kasi wala siyang connection. So ibig sabihin, nandito yung connection, nandito sa normally closed, kaya green ang gumagana. So pag tinanggal natin siya, lilipat din siya sa blue. So ayun, ganun lang yung operation niya kung paano siya gumagana. So pagka nagkaroon lang siya ng supply, on or off, papalit-palit lang yan. Punta sa normally open, normally close, normally open, normally close. So ganun lang siya. Okay. So ayun lang. So ayun lang siya guys, ganun lang sa simple. Kung nasundan mo lang yung video. So very easy lang naman. So I hope na may natutunan ka ulit sa video na to. And kung nagustuhan mo, don't forget to like and subscribe na rin sa channel ko para ma-notify ka lahat sa mga videos na gagawin ko. So ayun, salamat sa panonood. God bless everyone.